Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Hesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang, walang humpay ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Inaalaala ko kayo sa aking panalangin at hinihiling sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng Espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kaluwalhatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang at ang walang hanggang kapangyarihan niya sa atin na mga nananalig sa Kanya. Ang kapangyarihan ding iyon ang muling bumuhay kay Kristo at naglukluk sa Kanya sa kalangitan, sa kanan ng Diyos. Kaya't nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan at pamunuan. Higit ang Kanyang pangalan kaysa lahat ng pangalan, hindi lamang sa panahong ito, kundi pati sa darating. Ipinailalim ng Diyos sa kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay at Siya ang ginawang ulo ng simbahan. Ito ang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumupuspos sa lahat-lahat. Ang Salita ng Diyos. Pinamahala sa tao ang lahat ng nasa mundo. Ikaw, O Poon, Panginoon namin, laganap sa lupa ang iyong luningning, at hanggang sa langit laging pupurihin, aawit ang lagi niyong mga bata na wala pang malay at sariling diwa. Pinamahala sa tao ang lahat ng nasa mundo. Ang likha mong langit kong aking pagmasdan, pati mga tala, bituin at buwan. Ano nga ang tao upang iyong alalahanin, ay ano nga siya sa sukat mong kalingain. Pinamahala sa tao ang lahat ng nasa mundo. Nilikha mo siya na halos kapantay ng iyong luningning at kadakilaan. Pinamahala mo sa buong daigdig, sa lahat ng bagay, malaki't maliit. Pinamahala sa tao ang lahat ng nasa mundo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, ang sinumang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilanlin din naman ng anak ng tao sa harapan ng mga anghel ng Diyos. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao ay itatatwa ko rin naman sa harapan ng mga anghel ng Diyos. Ang sinumang magsalita laban sa anak ng tao ay mapatatawad, ngunit ang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapatatawad. Kapag kayo'y dinala nila sa sinagoga o sa harapan ng mga tagapamahala at ng mga may kapangyarihan upang litisin, huwag ninyong isipin kung paano ninyo ipagtatanggol ang sarili o kung ano ang inyong sasabihin, sapagkat sa oras na iyon, ang Espiritu Santo ang magtuturo sa inyo kung ano ang dapat ninyong sabihin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa simula po ng liham ni San Pablo sa mga taga-Efesos, siya po ay nag-alay ng panalangin para sa mga Kristiyano sa Efeso. Ang una pong panalangin niya ay pasasalamat. Pinasasalamat niya sa Diyos ang nabalitaan niyang pananampalataya ng mga Kristiyano doon. At pangalawa po ay petition, prayer of petition. At ito po ang isinasamo niya para sa mga taga-Efeso. Una po, na maliwanagan sila tungkol sa pag-asa kung saan sila tinatawag. Malakas po, mataas, matayog ang layunin ng buhay ng Kristiyano. Sana maniwanagan sila sa pag-asang yon. At kasama po nan ay maliwanagan din sila sa kayamanan at kadakilaan ng kaluwalhatian na nag-aantay sa kanila sa langit.
yan po'y nagbibigay ng pag-asa na napakalaki ng kaluwalhatian na nag-aantay sa atin. Sinabi niya nga na hindi man natin maisip, hindi man natin ma-imagine ang inihanda niya sa atin, no, sa kalangitan. At pangatlo, ang kadakilaan ng kapangyarihan na kumikilos sa kanila. Sana maliwanagan din sila sa kapangyarihang ito. Ang kapangyarihan na kumilos kay Jesus. Ang kapangyarihan na bumuhay kay Jesus. Ang kapangyarihang nagdala sa kanya sa langit, yan din yung kapangyarihan na kumikilos sa lahat ng mga Kristiyano. That's why there is a power in us, a great power in us. Accept this power. And this power is the same power at work in Jesus. It is also at work in us. Kaya talagang kailangan po natin ng ganitong karunungan, ng ganitong kaalaman, kung saan tayo tinatawag, hindi lang tayo makamundo, makalangit tayo. Ito yung patutunguhan natin. At napakaganda po ng nag-aantay sa atin doon. Mabibigla lamang tayo, no, sa kadakilaan, sa kaluwalhatian, sa kagandahan ng langit na nag-aantay sa atin. Marami pong mga testimony tayo sa mga near-death experiences. Mga tao na namatay na at bumalik uli. At ang kanilang description palagi, napakaganda, napakaliwanag, masyadong makulay. Maganda yung mga music na kanilang narinig na hindi nila ma-describe. Yan po yung nag-aantay sa atin. At huwag po tayong mawala ng pag-asa. Maaabot natin yon, sapagkat ang kapangyarihan ni Jesus ay kumikilos din sa atin. So we have the power that worked in Jesus working among us. Ano yung power that is at work in Jesus, that was at work in Jesus and is at work in us? It is the power of the Holy Spirit. Kaya ibinigay po sa atin ang Espiritu ni Jesus. Bago siya umakyat sa langit, nagdasal siya sa Ama at ibinahagi sa atin ang isa pang katulong at yang walang iba kundi ang Espiritu na siyang magdadala sa atin sa kabuuhan ng katotohanan at magpapalakas sa atin sa ating buhay. Kaya sinabi po ni Jesus sa ating Ebanghelyo, kapag nilait natin ang Espiritu, hindi tayo mapapatawad. Ano bang ibig sabihin na nilait natin ang Espiritu? Na kinukutya natin, binabaliwala natin ang kapangyarihan na ibinigay sa atin ng Diyos. Kung hindi ka mismo maniniwala sa kapangyarihan niyon, paano ka maliligtas na iyan ay tinatalikdan mo? Iyan ay hindi mo tinatanggap. No, kaya kailangan natin tanggapin ang Espiritu ng Diyos na kumikilos sa atin. Kaya magpasalamat tayo. Huwag tayong matakot sa mga anumang kumukutya sa atin. Huwag tayong matakot sa mga tao kasi alam natin mas malakas ang kumikilos sa atin. Huwag tayong matakot anong isasagot kapag tayo kinaladkad, no, sa mga makapangyarihan. Ang Espiritu mismo ang magsasalita sa atin. At ito po'y napatunayan ng mga martir. Halimbawa dyan si Lorenzo Ruiz, siya'y duwag na tao. Kaya siya'y tumakas sa mga Dominikano para hindi siya mahuli ng Guardia Civil. Kaya siya'y sumama sa mga Dominikano papunta sa ibang bansa kasi natatakot siyang hulihin at patayin. At nadala sila sa Japan. At doon, nung mahuli sila ng mga Hapones, nagkaroon ng iba yung tapang si Lorenzo Ruiz. Nakapagsalita siya sa mga Hapones na gusto naman siyang palayain kasi hindi naman siya pare, hindi naman siya Espanyol. Ngunit nakapagsagot siya, nakapagsabi, may 1,000 buhay man ako. Ang bawat isa ito ay ibibigay ko sa Diyos. Saan ang galing ang tapang na yan?
hindi ganyang sa kanyang sarili, bigay ng Espiritu. Sa ating panahon, nung nakaraang ilang mga taon, may nabalitaan tayong 21 Coptic Christians, Christians coming from Egypt, na sila'y nagtratrabaho sa Libya at kinuha sila ng mga Muslim terorista sa Libya at dinala sila sa dalampasigan at isa-isa sa kanila'y pinugutan ng ulo dahil sa sila'y Kristiyano. At namatay sila na ang huling salita sa kanilang bibig ay Panginoong Hesukristo. Ito'y mga ordinaryong mga tao lang, no, na mga manggagawa. Ngunit nagkaroon ng ibayong tapang na hindi nila tinalikdan si Kristo nang galing yan sa kapangyarihan ng Espiritu. Kayong Espiritong kumilos kay Jesus, ang Espiritong kumikilos sa mga martir, sa mga santo, ay siya yung Espiritong tinanggap natin nung tayo nabinyagan at kumikilos sa atin. Huwag tayong matakot. Tanggapin natin ang kapangyarihan na ibinigay sa atin nung tayo'y bininyagan.